Good morning, nomads! It's a sunny day, kaya naman naisipan nating lumabas at bisitahin ang isang natatanging lugar dito sa La Trinidad. Ayan, so, ayan nga, nabasa ninyo kanina na andito tayo ngayon sa Mt Kalugong, which is an eco-park. Ayan, na matatagpuan nga dito sa may La Trinidad. Ayan, so if you're coming from Baguio, you can ride a jeepney along sa may magsaysay area dun sa may terminal ng jeepney going to La Trinidad. Ayan, and then just drop off sa may cruise. Ayan, you can just tell the drivers to drop you off dun sa may jump off area papuntang Kalugong. Ayan, so it's just let's say 1 hour in total, no, from Baguio hanggang ma-reach mo yung top nitong Mt Kalugong. Ayan. So, syempre, dito libre, no? So, we have to register. Ayan, 100 pesos lang siya for adults and also 80 pesos per head for senior citizens and PWDs. Ayan, so kung gusto nyong mag-relax at mag-unwind, come to Mt Kalugong. Ayan, so dito ay meron din silang ano, mga picnic tables. Ayan, kaya naman pwede kayong magdala ng food. Ayan, pwede kayong mag mini picnic dito. Ayan, or kung gusto mo lang mawala ang stress mo, gusto mo lang mag-unwind talaga, pwede ka rin magbasa ng books dito. Ayan, while listening to the sound of nature or sa mga music ng nature. Ayan. So, kung nabubore ka during the weekends or during your day off at wala ka nang alam na mapuntahan dito sa Baguio, or ikaw yung turista na sawang-sawa na sa mga pasyalan dito sa Baguio, you can always try to come and visit this place dito nga sa may La Trinidad. And so our rocky journey begins. Ayan. So para mas masilayan mo ang ganda ng La Trinidad Valley, kailangan mong akyatin, ayan, at talunin yung mga matulis at madudulas na mga bato. And so you have to be really extra careful sa mga movements ninyo. Ayan, of course, to avoid accidents. Ayan. And we're lucky kasi nga kakatapos lang ng mga mauulang araw, kaya medyo greens yung nakikita natin dito. And also, may mga nakikita tayo mga wild flowers na nagsisipag bloom as of this moment. Also, some tips nga pala mga nomads. Ayan. Along the way, meron kayong mga makakasalubong na mga reptiles. In short, mga malaking lizards, and minsan may mga ahas din. So, you have to be alert na din. Ayan. So, aside from that, ayan, maging careful lang para ma-enjoy ang journey mo or yung adventure mo dito sa Mt Kalugong. And also, ayan, so mga sapatos na gagamitin mo, ayan, kasi nga matutulis yung mga bato. Make sure na hindi yung malambot na tumutusok yung bato sa sapatos mo. Kasi minsan, nakala mo tatalong ka, pero hindi ka pala makakatalon. O minsan, maiiwan yung paa mo. O minsan, hindi mo alam, it would cause you an accident. Kasi nga, maiiwan yung paa mo o yung sapatos mo kasi dahil nga sa nakatusok siya sa matutulis na mga bato. Ayan, so aside from the challenging and adventurous experience, syempre yung Instagrammable at yung mga picture perfect na views na makikita at may experience mo dito sa Eco Park. Short trivia lang mga nomads. Ayan. So saan nga ba nang galing ang pangalan na Kalugong or Mt Kalugong? Basically dahil nga
kung i-view mo yung place, kung nasa kilometer 4, I mean kilometer 5 or kilometer 6 ka sa may Trinidad, meron kang makikita na hugis kalugong or hugis sombrero na formation ng bato. So, hindi mo yun makikita pag andito ka na hugis bato siya. But if you will be viewing the mountain from afar, ay madidistinguish mo yung formation na parang sombrero nga. So at this point, medyo malapit-lapit na tayong matapos. Mga ilang minuto na lang, makukumpleto na natin yung ating Mt Kalugong adventure. Ayan, so makikita natin yung mga magagandang rock formations, pero yun nga, matutulis at nakakasugat. And so from here, you will be able to have a clearer view of the La Trinidad Valley. Ayan, so meron din tayong parang oso or polar bear na nakatayo. Ayan. So kung wala kang fear of heights, pwede kang umakyat doon sa may pinakatuktok ng batong yan, magpicture at kumuha ng mga Instagram worthy na mga posts. Ayan. So mamaya susubukan din natin umakyat doon kung kakayanin natin. Ayan, pero parang medyo malakas-lakas ang hangin. So we'll see. So yun na nga ang ating La Trinidad Valley. Ayan, so dyan din ang strawberry farm. And kung ikaw ay nagugutom or gusto mong magpahinga, huwag mag-alala kasi merong kapian, ayan, or cafe. Ayan, kapian, siay ali, kwanto. Ayan, so ayan ang napakalaki nilang menu board. Ayan, so ang dami, from iced drinks, hot drinks, milk tea, iba't ibang pastries. Ayan, lahat ng klase nandyan na. So all you have to do is syempre mamili. Ayan. So, ayan yung mga pastries nila and cakes nila. Sige, we'll see what you will order mamaya. So ito yung, ayan, yung counter nila. Napaka-cozy nung dating nung cafe. Parang bahay lang. Ayan. Dami din nilang displays. They also have books na pwede mong hiramin at basahin while waiting for your order. Ayan. Ganyan yung view niya. So, from this cafe is makikita mo rin yung La Trinidad Valley. Ayan. So, habang humihigop ka ng kape mo or lemonade mo, ang ganda ng view mo kasi napaka-relaxing. Ayan. So, subukan naman natin yung food nila. So, ako ay umorder ng strawberry pancake and fresh lemonade. Ayan. So, sobrang worth it naman.